creative people. Huh? It's been a while dahil halata naman, diba? Tingnan mo naman itsura ko, ang layo-layo na from the last episode of my Animal Crossing videos. Nakableach ko lang and isipan ko na magkulay para sa aking birthday, which is August 6. Ewan ko kung ma-upload ko ba to before or after ng birthday ko. Kaya din ako ng video dahil meron po tayong announcement. Ang ating bahay ngayon ay meron ng gold coating! Well, yung house ko ngayon is Disney theme. Kita nyo naman, di ba, ang gulo-gulo ng labas ng aking island. Pero, yung ating loob ng bahay ay merong gold trophy. So, huwag kayong mabahala dito. Medyo matagal-tagal na nung pinakita ko yung bahay ko. And, ngayon, kakaroon tayo ng house tour. Ay, sorry, nakapatay ilaw. Kasi, tipid tayo ngayon dahil wala pa pong pupunta dito sa aking bahay. Wala tayong kita ngayon. Itong room na to is, of course, parang Little Mermaid-ish na room. Dahil nauso ngayon ang mermaid items and bago kasi siya. Parang lobby type itong room na to. Bibili ka ng ticket. Pag bumili ka ng ticket, syempre, magkakaroon na tayo ng dahil may pambayad na tayo ng kuryente. Ayan. Flex-flex lang ako dito ng aking mga gold trophies. Ang aking gold trophy na pang fish and bug. And, syempre, actually, nagulat nga ako na nagkaroon ako ng gold trophy ng HHA Academy. Ba yun? Kasi gusto ko na lang talaga mag-show off ng Disney themed rooms. After kong maglinis, biglang meron sa mail. Quick preview lang dito sa aking lobby room. O, pwede ka magpalit dito, agad-agad. Ay, hindi ka ata pala pwede magpalit kapag visitor ka. May kita mo lang yung ma-outfit ko sa one, ganyan. Ito, vanity. Ako ang pwede magpalit, di ba? May dresser din dito, and ayan nga ang aking trophy. And, sorry kung may random DIY workbench. Usually, nagka-craft talaga ako sa loob ng bahay. And necessity to. So, di yan ba alis dyan? Buti na lang merong pink and white na DIY workbench. And, ayan, may pan-design din. Ayan. And dito, pwede ka matulog. May kita mo si Luna. Tama ba? Si Luna ba yun? Ayun, may bago update din pala. Hindi tayo pupunta sa ibang islands ngayon. Papakita ko lang yung itsura kapag nagde-dream ka. Kasi, parang Planet Mars eh. Ayan, o, diba? Ang ganda. Ayan, gusto ko lang ipakilala sa inyo si Luna. Na dinadala tayo kung saan-saang dreams at kung saan-saang island. Pwede ko rin ipakita sa inyo yung aking island. Ang nakakainis lang, ang dami nagre-report ng mga islands. Porkat merong mga star fragment trees, ganyan nire-report agad. Huwag naman kang KJ. Ito pa aking dream address. Kaya kung gusto yung pumunta sa island ko, go lang. Kaso magulo. Sobrang gulo ng island ko. Itong bahay ko lang talaga yung maayos. So, saan you guys gusto pumunta? Sa left? Siyempre, hindi nyo masasagot agad yun. Dahil recorded to. So, dito muna tayo sa right! Yay! This is my Toy Story room. Ito ang room ni Andy. Natuwa nga ako kasi nung pinost ko to sa Nintendo Switch Philippines. Nagustuhan nila to. Kaya ako ginawa din tong video na to. Para makita nyo rin yung 360, di ba? Ayan, 360 view. Ay, ba't nakabos ko? Ewan nga pala, nagbayad ka na. Quick overview lang din. Pang Toy Story 3 na tong room na to eh. Pumunta siya sa college. Kaya meron ng desk dito. And medyo maayos na yung mga toys niya. Medyo maayos. Para lang malaman na Toy Story talaga to. Nilagyan ko pa rin ng mga toys. Upo tayo sa desk ni Andy. Siyempre kapag nakaharap to sa desk, hindi ka makakaupo, di ba? Di ba? Animal Crossing. Fix your game. Napansin ko sa room ni Adi nung magka-college na siya. Ang dami niyang posters. And ito lang yung naisip ko na gawing poster na hindi masyado halata na pang villager poster siya. Ayan si Blanca. Yung mga Sanrio character posters. Tapos diba yung bed ni Andy may spaceship na blanket? Nakakatawa kasi may ganun si Sable. So hindi ko na kailangan gumamit ng custom design para lang sa bed. Okay, next naman tayo. Medyo basic to and madali lang siyang gawin. Alam niyo naman na kung kanino to. Tapos may casket na sa loob na po si Snow White. Hindi po siya nabuhay. Yan lang kasi yung pinakamalapit na coffin na parehas kay Snow White. Di ba glass
coffin yun. Tapos parang gold yung ilalim niya eh. Tapos nandun siya sa taas, tapos may glass doon. Eh, may kita niyo sa video. Nilagyan ko ng apple dahil para halata sa wet. And meron ding flower. Ayan, wand yan eh. Binigyan kasi ng mga dwarves si Snow White ng mga flowers, diba? Around her coffin. Nandito si Prince. Ang pangalan ni Prince? Prince lang ba pangalan niya? Kasi si Prince Charming sa Cinderella, diba? Ang galing din kasi saktong 8 yung gnomes sa Animal Crossing. Siguro sinakto nila para sa mga dwarves talaga ng Snow White. Ewan ko ah. Yung ibang mga items sa Animal Crossing parang inspired sa mga iba't ibang cartoons or movies. Ang next naman natin, ewan ko kung mapapansin nyo ba o mahahalata nyo ba agad. Pero ayan. Ah, napansin nyo na ba kung ano yan? Overview, ayan. And ang bahay ng couple sa Up. Di pa pares naman. Pares naman, di ba? Yung wallpaper medyo malayo, di ba? Pero yellow din siya and white yung nasa baba. Meron akong wallpaper na halos kaparehas niya. And rose wall. Pero hindi pati yung bintana. Ang layo, di ba? Pero malapit yung mismo wallpaper. At saka hindi white yung nasa baba ng wallpaper. So parang ito na lang. Mas malapit siya kasi 'di ba? Ang isa sa signature ng bahay nila sa Up, may bintana na puti sa gitna tapos may dalawang chair. And ito lang din yung pinakamalapit na chair sa game, yung mermaid chair at saka yung log chair. So napapansin niyo kung ano 'yan? Wala din akong mahanap na jar na walang laman or may laman na coin. So ito lang talaga, guys. So pagpasensyahan nyo na. Isipin nyo na lang na coins yung nasa loob, hindi mga fruit. Ayun yung binabasag nila every time na nagkakaproblema sila, kailangan nila ng money. O, yan. So, sa pansin ko, may matryoshka din sila. Ito yung dream talaga ni Ellie, di ba? Yung makapunta sila dyan. Panty lang din malalaging sa fireplace, so dalawa lang eh. Pinary yan sila nung bata pa sila, nung kinasal sila. Kung napansin nyo, may ukulele sa baba. Nahulog yan eh, nahulog lang. Hindi talaga kasha kasi nga dito. So, nilagay ko siya sa baba, kunyari nahulog. May ukulele kasi doon sa video eh. Na tayo sa taas. Ewan ko din kung mapapansin nyo to. Hindi siya yung signature room. Yung scene lang talaga ang kulit. Ayan. Ewan ko kung alam nyo ba kung ano to. So, ito yung bahay ng tatlong fairy godmother ni Aurora. Dahil magbo-birthday na po si Aurora, ay nag-aayos na sila. Ito, isang fairy godmother nag-aayos ng cake. Listen. Tapos, ito, isa naman naglilinis. Wala kasi yung broom sa game. So, ayun na lang naisip ko. And yung isa, nagtatahe ng dress ni Aurora. Oh, di ba? Nilagyan ko rin yung spinning wheel para halatang pang Sleeping Beauty. Parang pag nakita kasi, oh, Sleeping Beauty. Kaya pala. So, ito yung dress na sasabi nito, make it blue. No, pink. Make it blue. Pink. So, hindi ka naman papalitan yan. Ayoko rin ng hack items masyado. Pwede yun sa hack items, no? Yung nag-iiba-iba yung kulay. And the last one. Ewan ko, medyo proud ako dito. Alam niyo ba kung ano yun yan? No one. Big like Gaston! Big like Gaston! No one's got us, we'll hindi ko sure kung pagmamayari yun ni Gaston, yung bar na yun. Kasi may picture pa talaga siya, di ba, sa gitna ng bar. Yung naisip ko na ilagay na collection niya, kasi puro deer decorations lang ang available sa Animal Crossing. Yung ibang mga heads from fossils. So, yan, yung isang fossil, tapos ito yung mammoth. Tapos ito, para lang din medyo halata. Yung itong pirate costume na to, parang medyo kapareha siya sa damit ni Gaston. Hindi nga lang tayo makakagalaw dito. Ang liit kasi. Ayan o. Kakainis. Hanggang dyan lang po tayo. So, ipakita lang natin. Ayan. Yung bar. Di ba? May mga tables doon. Ito lang din yung pinakamalapit na chair. Wala kang mahal na katulad ng chair ni Gaston dun eh. Kasi malaki yun, di ba? Pero ayan, nilagyan ko na lang ang pattern ng bear para mukhang
gaston-ish siya. Sorry talaga, hindi ko pa mapapakita sa inyo yung island ko. Pero baka soon, magkaroon na rin ako ng island tour. Wow! Kapag naka-5 star na ang ating island. Ito, ipapakita ko na lang last yung aking entrance. Pero ang gulo-gulo, diba? So parang merong mahabang bridge dito papunta sa aking bahay. And ewan ko, sobrang proud ko lang dito sa ginawa ko. Ayan, sa baba. Ang ganda kasi talaga ng Valiant statue. Ginamit ko pa yung real statue dyan. Hindi ko alam kung sino dyan eh. Pero maganda kasi siyang ipan-display. Magkaiba yung position ng paa nila. So, ayan, di ba? Ayan na, proud lang ako dyan. Hindi lamang po. Kung gusto nyo magkaroon ng gold trophy na bahay, ayan, meron mga points na kailangan nyong ma-achieve. And usually, ginagamit talaga yung feng shui. Ewan ko ba, feng shui ba yung tamang pagkaka-pronounce? Feng shui. Pero alam ko lang, feng shui. Kailangan yung mga items hindi nakatapat dun sa wall. Kunyari, ito. Tapos ito yung wall, di ba? Dapat hindi nakatapat sa wall. So, kailangan nakatalikod siya. Ganun. Tapos may mga items na mahal or yung DIY crafted. Mataas yung points nila pag nilagay mo sa room. So, usually, ang ginamit ko, di ba, mga DIY. Kaya siguro ako nagkaroon ng trophy. Dapat din parang color-coded sila. Siguro, 2 or 3 colors lang sila. Kunyari, isala ko, di ba, mostly pink siya and blue and white. Ayun na, alam ko kung meron pang iba, siguro ilalagay ko dito para makatulong sa inyong house. So, yun lamang po guys. Thank you so much for watching. Namiss ko tong pag-video na to. Kasi actually, 2 months na ako hindi nag-video. Hindi lang halata kasi marami akong tambak. And ang tagal na nun. As in, parang May pa ata yun ang June. So, yun na guys. If you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel if you're not yet subscribed. Feeling ko hindi pa kayo nakasubscribe kasi parang 90% na nanonood sa akin. Of course, click the notification button para ma-notify kayo sa mga bagong videos. See you guys! Bye!